Hello guys! Welcome back to my channel. Ito po ang Hernan Dog World TV. Guys, yung mga dog lover dyan, lalong-lalo na yung mga Doberman lover, ito po yung video na para sa inyo. Tuturo ko po dito sa video na ito, yung Doberman Conformation Training. Kaya ito guys, panoorin niyo itong video na ito. Na ang mga Doberman ay nawawala na o kaya hindi po sila nagbi-breed dahil akala nila na ang presyo ng Doberman ay napakababa na. Kaya akala nila nawawala na yung mga Doberman. Pero mali po yan. Ang Doberman po ay one of the expensive breed in the world. Bakit po ba? Yan, harinig nyo. One of the expensive breed in the world. Kaya po siya one of the expensive breed in the world dahil ang mga Doberman po ay very competitive lalo na po sa dog show. Lalo na sa Amerika. Hindi lang sa Amerika, sa ibang bansa po sa Europe, katulad po ng Argentina, Brazil, yan, Mexico. Ayan, very competitive po yung Doberman. Kaya napakamahal po niya. But, syempre, mahirap mag-breed ng magandang Doberman. Kaya tinuturing na ang Doberman, pag naka-breed kayo ng magandang Doberman, napakamahal po niya. Dahil ang tawag po dyan, once in a lifetime breeding. Kaya pag nakakuha kayo ng mga Doberman, syempre, hindi nyo ito ibebenta ng mura. Kailangan mahal. Dahil minsan lang makabreed ng Doberman na ganong kaganda. Tama ang standard, tama ang ulo, tama ang top line, tama ang movement, tama ang set, saka tama ang ear set. Kaya mga Doberman lover, panoorin nyo po itong video na ito at ituturo po dito yung conformation training ng mga Doberman. Conformation training based on the standard at karakter ng mga Doberman. Tuturo ko po dito kung paano natin sila hawakan, i-approach ng maayos, kontrolin yung mga Doberman dahil sila po ay energetic at profile dog. Kaya kailangan very clear yung pagkakatayo natin sa kanila at pagtakbo dun sa mga Doberman. Kaya guys, watch this video. Manual stock or pose ng aso. Ilagay sa tamang posisyon ng aso, kailangan tuwid siya. At ang isa namang kamay ay nakahawak sa choker o choke chain para kontrolin ang leeg nito at para hindi siya malikot. At ang isang kamay naman ay may hawak na treats or bait para pampa-alert sa Doberman na ating tinetraining. Dahil importante sa Doberman ang nakatayo ang tenga at nakatayo din ang buntot. Ayusin ang unahang paa ng aso sa pamamagitan ng paghawak nito sa siko. Sa siko siya hahawakan upang ituwid nyo ang mga paa niya. Gayun din sa huliang paa, dapat ay sa siko rin nito inahawakan upang maiayos natin at maituwid natin ang katawan ng mga aso. Paulit-ulitin natin ang gatong klase ng exercise hanggang sa maintindihan ng aso na tamang pagtayo ang ginagawa niya. Kapag sumusunod siya ng tama, kailangan po natin siyang himasin sa may leeg, sa top line, sa katawan, at sa dibdib para malaman niya na tama ang kanyang ginagawa. Kapag nag-steady na ang Doberman at nag-stay na siya sa pagtayo, payukuin ng konti ang kanyang ulo gamit ang treats or bait para makita na maganda ang kanyang leeg at tayong-tayong tenga. Dahil napaka-importante ng Doberman na maganda yung leeg at tayong-tayo yung kanyang tenga. Mas na-appreciate ng judges ang gantong klase ng profile ng mga Doberman. Panitilihin po natin na nakatayo ang aso habang naka-stock position at hindi siya gumagalaw. At panatilihin din po natin na nakatayo ang kanyang tenga at alerto siya. At saka importante din na lagi din nakatayo ang kanyang buntot. Up and down movement and pre-posing. Ito yung exercise o training ng aso na kailangan ay straight na tumatakbo ang aso palayo sa judge at pagbalik niya ay straight pa rin ang movement niya. Napakahalaga
ng training na ito, yung up and down movement or straight and back para sa mga aso. Dahil dito po nakikita ng mga judges kung tama ang paa niya sa hulihan at sa unahan. Kapag palayo ang aso sa judge, nakikita ng mga judges kung straight o may diferensya ang paa ng aso sa hulihan. At kung pabalik naman siya, makikita din ng judge yung paa niya kung ito ay tama o may mali doon sa kanyang movement. Ang pre-posing naman ay ginagawa kapag katapos ng up and down movement o ng straight and back. Pagbalik niya sa judge, kailangan makita ng judge na nakatayo siya ng sarili niya nang hindi natin hinahawakan. So napaka-importante po ito sa mga Doberman dahil alam naman natin po ang Doberman ay profile dog. So yung side profile niya na pag naka-pre-pose, mas namamangha at na-appreciate ng judge yung kanyang shape. Paulit-ulitin ang gantong klase ng exercise hanggang sa matutunan ng aso. At saka para na rin mas malaman nyo kung ano ang mga dapat nyo pang gawin sa kanya. Side gating or round movement. Ito yung exercise na pinapakita natin sa judge yung kanyang side profile habang siya ay gumagalaw o habang siya ay tumatakbo. Pinapakita natin dito na kung gaano siya ka-energetic, kung gaano katama yung kanyang profile based on the head, neck, yung movement, yung katawan, yung movement ng paa sa unahan, kailangan mahaba ang reach niya at saka yung movement niya sa hulihan. So diyan sa ganyang klase ng exercise ay mas na-appreciate ng judge kung tama ang structure ng mga Doberman habang tumatakbo sa side gating. Maraming salamat po sa panonood nyo sa aking channel at sana po ay may natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo naman po ang aking video, mag-iwan ka po ng isang like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, siyempre, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod kong video. Kaya maraming pong salamat.